at sa emanations of the Son pa ba, kailangan bago natin i-share yung good news o mabuting balita, kailangan muna natin iparealize sa mga buhay nila na merong bad news. At ano yung bad news? Na lahat ng tao makasalanan at kung ba, lahat tayo ay makasalanan, karapat-dapat tayo lahat sa kamatayan. At hindi lang yun basta kamatayan ba na masagasakan ka ng tren, hindi lang yun. Kundi ito yung kamatayan na wala hanggan. Ito yung ano, eternal death o eternal separation from God. At sabi rin sa Ephesians 2, verse 3, kaya sa ating likas na kalagayan, diba? Yung mga panahon na hindi pa natin tinatanggap si Jesus sa mga buhay natin, likas na kalagayan natin yon. Kabilang tayo sa mga tao kinapupukutan ng Diyos. Dahil nga ng mga panahon, o, halimbawa, kung ikaw hindi mo pa tinatanggap yung Panginoong Isus sa mga buhay mo, ba? Kabilang ka doon sa kinapupukutan ng Diyos. At ganoon din yung dati natin kalagayan. Nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus at hindi pa natin nararanasan yung grasya at yung biyaya niya, lahat tayo ay kinapupukutan ng Diyos. At dito nga natin, noong mga dati nga, ewan ko kung pandemic ata yun, parang na-encounter ko yun, yung tinatawag ng kindness and severity of God. Diba lagi natin matatandaan na amen ba na mahal tayo ng Panginoong Diyos? Amen. Diba? Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Pero, ito yung pero. Mahal tayo ng Panginoong Diyos at yung pagmamahal niya ay 100% pag-ibig. Ibig sabihin, perpekto, kompleto. Pero dahil yung bawat isa sa atin ay makasalanan, ibig sabihin, diba, mayroon ding 100% o 100% na galit yung Diyos sa buhay ng bawat isa. Diba parang perplexing yun na paano magkakaroon yung Diyos ng 100% na galit sa akin at the same time 100% na pag-ibig sa akin. Diba parang parang kung isipin na, parang kahit ako, parang amazing yun na to para sa akin. Kasi diba lahat naman talaga, mahal ng Panginoong Diyos. Pero at the same time, kinapupunta ng Diyos yung mga tao makasalanan. At doon din sa John 3 verse 36 yan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay, ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, anak ng Diyos, ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ibig sabihin daw, kung hindi daw tayo sumusunod kay Jesus, ba mananatili daw sa atin yung puot ng Diyos. At gusto ko ma-emphasize dito, yung wrath of God. Bago tayo pumunta doon sa kindness of God, we must face the severity of God. At ano yung severity of God? Diba? Na yung mga tao makasalanan, yung mga tao walang relasyon kay Jesus, saan sila pupulutin? Sa impyerno. At yung bawat isa, yun yung deserve natin. Yung mapunta tayo sa impyerno. Kasi lahat tayo, makasalanan. Diba? Para ang bigat man natanggapin sa mga sarili natin. Pero yun yung deserve natin. Yung kamatayan. Yung eternal separation from God. At sinabi din sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala kahit isa. Diba? Kung isipin natin, lahat tayo makasalanan. At kung yung kamatayan, ay kung ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, dapat tayo lahat mamatay. And paka-next nga, sinabi nga dito, we all deserve God's wrath and punishment. Lahat tayo, deserve natin yung God's wrath and punishment, yung puot, yung galit ng Diyos. Pero imbis na ibuhos niya sa atin ang galit niya, ibinigay niya sa atin yung grace niya. Yung embodiment of God's grace na si Jesus. Lagi nating tatandaan na si Jesus, siya yung embodiment o siya yung physical image ng grasya at yung biyaya ng Panginoong Diyos na si Jesus. Para saluhin yung 100% na galit at puot niya sa atin. Para ang matira na lang ay ang 100% na pag-ibig niya. That is the grace of God. Jesus is the very grace of God. Diba? Parang kanina, share ko sa inyo yung dilemma. Na 100% may puot yung Diyos para sa atin. At may 100% din siya pag-ibig para sa atin. Diba? At kung isipin, pwede nyo pang sabihin na Joshua, bakit hindi na lang Diyos naman yung Diyos? Bakit hindi na lang i-cancel out niya na lang yung 100% basta-basta? Diba?
ano, di ba, parang mas madali ata yun. Pero lagi na ating tatandaan na dahil nga matuwid ang Diyos, kailangan na may magbayad doon sa mga bagay na ginawa natin. At sino yung nagbayad doon? Diba? Si Jesus. Dahil alam ng Panginoong Diyos na kung sa atin lang, hindi natin kaya na magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil kung sa atin lang, hindi natin kaya na abutin ulit yung kamay ng Panginoong Diyos. Kaya ano yung binigay niya? Yung mga, yung bagay na hindi natin deserve. At ano yun? Yung grasya niya, yung biyaya niya, yung pagpapatawad ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Diba? Eh, parang ganito lang yan, diba? Na yung grace, lagi natin tatandaan, libre natin to natanggap. Pero may nagbayad. O, halimbawa, ano, nilibre ako ni Brent sa tamo-tamo yaks nila o B. Natanggap ko yung tamo-tamo yaks na libre. Pero, kinuha ba ni Brent yun ng libre din sa tamo-tamo yaks? Hindi. Nagbayad siya. Ibig sabihin, natanggap ko ng libre pero binayaran ni Brent. Ganon din yung grace ng Panginoong Diyos. Ba? Na natanggap natin yung grasya, yung awa, yung habag ng Panginoong Diyos ng libre. Pero, may nagbayad. At sino yung nagbayad? Yung Panginoong Jesus na nagbayad nun. Kaya nga sinabi sa Romans 5 verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ano daw yung pinambayad ng Panginoong Jesus para maibigay niyo sa atin yung buhay na walang hanggan at yung kapatawaran ng Diyos? Yung dugo ni Jesus. Ba? Yung buhay mismo ng Panginoong Diyos. At kung iisipin nga, di ba, na si Jesus, lagi niyong tatandaan, si Jesus, Diyos na siya. Si Jesus, nandun na siya. Bababago pa lang likhain ng Panginoong Diyos yung langit at lupa, ba? Si Jesus, Diyos na. Ba? Pero, dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa, ba? Pinili niya pa rin na bumaba dito sa lupa, ba? Bumaba dito sa lupa para lang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ba? Grabing adjustment yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ba? Grabing adjustment yung ginawa niya. At sinabi nga rin sa Ephesians 2, verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsubay. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Naligtas, ano daw yung dahilan kung bakit tayo naligtas? Dahil sa grasya, sa biyaya ng Panginoong Diyos. Diba? Lagi nating tatandaan na hindi tayo madalas ko sinasabi sa mga tao na hindi tayo maliligtas ng religion natin. Bakit? Ano ba yung definition ng religion? Gawin mo to para mapunta ka ng langit. Ano yung definition ng religion? Na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to para mapunta ka ng langit. Pero ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus? Yung sinasabi ng Panginoong Jesus, kaya hindi siya katulad ng ibang mga religion, ba? Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ginawa ko to para mapunta ka ng langit. Diba? Wala ka ng effort na gagawin. Diba? Parang naalala ko nga dati yung nag-prayer meeting tapos si Ate May yung nagturo. Sabi nga doon, kung meron daw 1,000 hakbang sa pagitan mo at ng Diyos, kukuhain ng Panginoong Diyos yung 999 steps para isa na lang yung itake mo. Diba? At may mga pagkakataon, diba, na nararamdaman natin na parang napalayo na tayo sa Panginoong Diyos. Ba? At parang iniisip natin na kapag talikod na tayo, pag-desisyon na natin na humarap ulit sa Panginoong Diyos, iniisip natin na parang layo pa nalalakbayin ko para makapunta ulit kay Jesus. Pero hindi natin nalalaman na yung once na umikot ka ulit at nag-decide ka sa puso mo na humarap ulit sa Panginoong Diyos, nasa harap mo na agad si Jesus. Diba? Kasi tinake niya na yung 999 steps para sa'yo. Diba? Ganun yung grasya, yung biyaya ng Panginoong Diyos. Na iniligtas niya tayo kahit hindi natin deserve. At sinabi nga sa 2 Timothy 1 verse 8 to 10, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 9, sinabi dito, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain.
Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sisimula pa ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito ay nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Binakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ba? At ito, in-encourage ko rin kayo na kung halimbawa kayo yung tao na naramdaman nyo na naranasan nyo na yung grace ng Panginoong Diyos, diba? Nagkaroon na kayo ng pagbabago ng buhay na alam mo ba, Joshua, dati ganito ako, pero ngayon dahil nakilala ko na si Jesus, nagkaroon ako ng pagbabago, diba? Na dapat hindi natin ikahiya yung grace na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kundi ano yung pangkuli natin? I-share natin yon sa ibang tao. Di ba parang kung isipin, siguro yung iba sa inyo nagde-desire na na makapag-share sa mga classmate nila. Paano ba ako makapag-share para hindi ko pa natatapos yung Bible? At yung magsimula ka dun sa grace na natanggap mo, yung grace na natanggap mo mula sa Panginoon Diyos. Diba? Lagi nga natin tatandaan na lahat ng mga tao na pinaranasan ng Panginoon Diyos ng grasya niya, diba? Meron silang kwento. Diba? At dinedesire ng Panginoon Diyos na ipahayag mo yung kwento mo at kwento niya para sa ibang tao. So kung paano kanya binago. At pwede doon ka magsimula para mag-share ng word of God. Hindi mo kailangan na sobrang theology ba para masharean mo sila effectively. Hindi. Magsimula ka doon sa ginawa ng Panginoong Jesus personally sa buhay mo. At kung ikaw, yung tao, di ba, na wala pang kaligtasan, di ba, lagi natin tatandaan na handa lagi yung Panginoong Diyos na iparana sa iyo, iparamdam sa iyo yung grasya, yung biyaya niya. Ang tanong dito, handa ka bang lumapit sa kanya? Handa mo bang i-take yung isang step, di ba, na tinira ng Panginoong Diyos para tunay na lumapit sa kanya? Diba? At nakakatawa nga lang itong hymn na to, yung Amazing Grace. Diba? Parang all of us, familiar na tayo sa hymn na to, pero babasahin lang natin. Diba? Noong una sinabi doon, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears believe. How precious did that grace appear, the hour I first knew. Through many dangers, torrents, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Pero ngayon, ito yung papakinggan natin na kanta sa oras na ito. Ang title nito, He Looked Beyond My Fault. Doty Rambo, hindi ko kailala kung sino yung Doty Rambo, pero yun. And sige, play ko lang yung kanta. Sabayan na lang natin sa lyrics. But baby yung kumanta. 4 years old. I do not know.
parang pinaka ano nga talaga sa doon sa part na yun, di ba? Yung mismo title, na you look beyond my fault and so may me. Di ba? Para nakita ng Panginoong Diyos yung fault natin, yung mga kasalanan natin, pero beyond yung tingin ng Panginoong Diyos at yung tinignan niya ay yung mga pangangailangan natin. And that's the grace of God. So ngayon naman, baka nila share ko sa inyo yung grace na as unmerited gift. Ngayon naman, ito naman yung pangalawang kahulugan ng grace. Grace as power for living. So ngayon, babasahin natin yung Titus 2, verse 11 to 12. Yan. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundok pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagtutigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ibig sabihin, di ba yung grace, hindi lang siya unmerited favor na natanggap natin mula sa Panginoong Diyos, kundi ito rin ay isang parang isang puwersa na nagbibigay sa atin na nagbibigay sa atin ng kakayahan para talikuran ang mga mundong pamumuhay at damdaming makalaman. Di ba? Kaya nga kung may mga pagkakataon na may problema ka, halimbawa, sa kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ang kailangan mo ay yung grace, yung grasya, yung biyaya ng Panginoong Diyos. Di ba? Kung halimbawa na may problema ka sa pagiging mga mundo, ano yung kailangan mo? Yung grace, yung biyaya ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung may mga pagkakataon na nagkakaroon ka ng problema sa nagdami mga laman, sa lust, sa pride, sa envy, o sa jealousy, ba ano yung kailangan ng bawat isa? Yung biyaya ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Diba? Para magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. At yung Romans 6 verse 14 naman, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. At dahil, di ba, bilang tayo ang mga taong tumanggap kay Kristo Jesus, hindi na tayo under ng kasalanan. Hindi na tayo under ng kasalanan, kundi under na tayo sa grace ng Panginoong Diyos. At kung isipin, pwede ba natin sabihin na ano, na ay kung under na pa, hindi na pala ako under ng batas o ng law, hindi na ako under ng kasalanan. Eh di ibig sabihin, pwede ko na gawin yung gusto ko. Hindi pa rin. Di ba? Dahil nga, dahil si Jesus na yung master mo at hindi na yung kasalanan, di ba? Yung grace enabled ka neto para i-resist yung kasalanan sa buhay mo. Na hindi na yung kasalanan yung maghahari sa'yo, kundi yung grasya at yung biyaya na ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. At next, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ba itong verse na ito yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Paul. Na mga, ito yung context kasi nito, ito yung parang sinasabi ni Paul kay Lord na kung pwede bang tanggalin na lang ni Lord yung turn into flesh. At sabi nga daw sa pag-aaral, yung turn into flesh daw, possibly daw na ito ay isang ailment o parang physical ailment o yung parang physical na karamdaman na kay Paul. Pero sinabi nga doon ng Panginoong Diyos, ang kagandahang loob ko, yung grace ko ay sapat na para sa iyo. My grace is sufficient for you. Ba? At kung isipin nga, halimbawa tayo, di ba may mga pagkakataon na kapag may nangyayari sa mga buhay natin, halimbawa, may parang parang kung ano lang yung nangyari sa buhay natin, ano pwede mangyari? Halimbawa, bumagsak ka. Parang, halimbawa, bumagsak ka sa school. Parang may mga pagkakataon ba sa'yo na pag bumagsak ka sa school, pagdududahan mo na ba agad yung grasya ng Panginoong Diyos na Lord, ito ba talaga yung grace mo, ba? Dahil bumagsak ako. Pero lagi nga natin tatandaan na yung grace ng Panginoong Diyos, ba? Kaya nga tulungan. At sufficient, sapat yung grasya, biyaya ng Panginoong Diyos para mabuhay ka. At lagi nga natin tatandaan, diba, kung kanina yung grace ng Panginoong Diyos ay may kakayahan para iligtas ka mula sa impyerno, ba? Sa tingin mo ba hindi ka kayang iligtas ng Panginoong Diyos sa pornography? Sa tingin mo ba hindi ka kayang iligtas ng Panginoong Diyos sa kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo? Kayang-kaya. Kasi kung kaya nga ni Jesus na iligtas tayo mula sa impyerno, for sure,
kaya niya rin na iligtas tayo sa mga maliliit na pagsubok ng buhay natin. May mga idea kasi tayo sa isip natin, ay, parang minyan lang naman to, maliit na bagay, siguro hindi ko nahihingi niya tulong ng Panginoon Diyos. Pero lagi nating tatandaan, si Lord, lagi siyang handa na ibigay yung grace niya, lagi siyang handa na tumulong sa bawat isa. Maliit man o malaki yung issue mo sa buhay, handa kang tulungan ng Panginoon Diyos. At meron dito isang hymn, yan, yung He giveth more grace. Sinabi dito, He giveth more grace when the burdens grow greater, He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, He added His mercy. To multiplied trials, His multiplied peace. When we have exhausted a store of endurance, when our strength has failed, ere the day is undone. When we reach the end of our hoarded resources, our Father's forgiving is only begun. Fear not that thine age shall exceed His provision. Our God ever yearns His resources to share. Lean hard on the arm everlasting of baby, the Father book thee, and thy load will appear. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary, known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. So ngayon, papakinggan lang ulit natin yung kantang to, yan, yung He giveth more grace. Tayo na lang dito. Jesus, He giveth.
parang one gymnast yung kailangan kasi parang parang biblical yun naman ang sinabi yun na magkantahan daw tayo ng gymnast. Kasi parang kung isip din kasi diba parang ang lakas ng impact talaga ng gymnast pag talagang minanam mo yung minanam lang natin yung bawat gymnast doon kasi bawat gymnast may story. Diba? Kaya in-encourage ko din kayo na mag-search din kayo yung mga gymnast na I assure you na makakapag-minister yung mga gymnast na yun sa inyo. So ngayon naman, dahil tapos na tayo dun sa grace ng Panginoong Diyos, yan, pupunta naman tayo dun sa the love of God the Father. Ito naman ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So ngayon, pa-next, yan. So ngayon, sinabi dito na God's love cast out all fear. Ibig sabihin daw, kung nasa iyo daw yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, wala ka daw dapat ikatakot o ikapangamba. Sinabi sa 1 Juan 4:18, wala kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. And hindi ko lang naisama din dito yung verse, pero yung Isaiah 43, verse 1. Masinabi doon, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, your mine. Ba? Sinasabi yon ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa, na dahil mahal ka ng Panginoong Diyos, wala kang dapat ikatakot kung nag-aabait ka sa pag-ibig niya. Sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, bakit? Kasi tinubos ka na niya sa mga kasalanan mo, tinubos ka na niya. At praise ka, di ba, sa ganyang bagay na wala na tayong dapat ikatakot pa o ikapahamba. At sinabi rin sa, yan, sa Ephesians 3:17, sa Ephesians, yung God's love is unfathomable. O hindi natin lubusang maunawaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Verse 18, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sabag, lagi natin tatandaan yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, hindi lang yung hindi yan katulad ng pag-ibig ng mga tao. Dahil yung tao, limitado. Ba? Yung pag-ibig na ibibigay ng mga tao sa atin, ba? Limitado lang yan. Ba? Kaya nga may mga pagkakataon na hindi ko na nararamdaman na mahal mo ako. Ba? May mga ganon, di ba? Na dahil nga may girlfriend, boyfriend, ganon, parang nagkukulang daw yung lalaki o yung babae sa isa't isa. Kasi, maunawain natin na limitado lang tayo mga tao. Pero praise God, kasi kapag yung pag-ibig ng Panginoong Diyos ang ibuhos niya sa buhay ng bawat isa, ba, unfathomable, ba? Malulunod ka na lang talaga sa pag-ibig, pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kaya huwag natin sabihin o tanongin sa Panginoong Diyos na kung huwag nagpa-problema lang tayo, tanongin na natin yung Panginoong Diyos ng Lord, mahal mo ba ako? Lagi natin tatandaan, unfathomable nga eh, yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. At hindi kailanman nawala yung pag-ibig at mawawala yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Diba? At kaya kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na natatanong na natin sa Panginoong Diyos kung mahal pa ba niya tayo, itanong natin yon sa mga sarili natin. Diba? Mahal pa ba natin yung Panginoong Diyos? Lagi natin tatandaan, hindi pwede umalis yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Pero ikaw, pwede kang umalis at tumayo sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kaya kapag may mga pagkakataon na hindi mo na maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, baka ikaw yung umalis. Hindi, ikaw mismo talaga yung umalis. Kaya, i-search natin yung mga puso natin, may pag-ibig pa ba talaga ako sa Panginoong Jesus? O wala na? Baka kasi, kung parang sa piling mo, parang wala ka na pag-ibig sa Panginoong Diyos, praise God, di ba? Pwede ka pang bumalik. Diba? Habang hindi pa nagsasarado yung grasya, yung throne ng grasya, biyaya ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. At sinabi rin dito sa Jeremiah 31 verse 3, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Di ba? Ibig sabihin, di ba, praise God, yung pag-ibig ng Panginoon Diyos ay walang
hanggat. It is eternal. Diba? Parang meron nga akong nabasa na, di ba, parang alam naman natin na before the foundation of the world, bago pa lalikain ng Panginoong Diyos yung langit at lupa, mahal na niya tayo. Ibig sabihin, hindi pa tayo nabubuo, hindi pa tayo na nalilikha, meron ng pag-ibig yung Panginoong Diyos para sa buhay ng bawat isa. At parang may nabasa nga ako doon na merong isang teaching na bakit daw ba ginawa ng Panginoong Diyos yung mga tao. Diba? Kasi nakita ng Panginoong Diyos na, ano, na gusto niyang maiparamdam, maiparanas sa mga tao, sa atin, yung pag-ibig niya. Ganun nag-uumapaw yung pag-ibig, yung pagmamahal ng Panginoong Diyos na sa part niya na gusto kong likhain yung mga tao para maranasan nila yung pag-ibig ko, yung pagmamahal ko, yung pagpapahalaga ko sa bawat isa. At kaya kung yung mga pagkakataon na nararamdaman niyo ba na parang wala akong halaga o parang walang nagmamahal sa akin, lagi niyo tatandaan na mahal kayo ng Panginoong Diyos at mahalaga ka para sa Panginoong Jesus, di ba? Kailanman hindi siya nagkulang sa pag-aaruga sa bawat isa. Kaya nga, di ba, si Lord, si Jesus, yung Panginoong Diyos, siya yung Heavenly Father natin. Kung wala tayong mga tatay dito sa mundong to, praise God, may Heavenly Father tayo. At yung Heavenly Father natin, hindi siya kailanman magkukulang sa buhay ng bawat isa. At sinabi rin dito sa Romans 8, verse 35-39, God's love is inseparable. Sino ang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Verse 37, hindi. Diba kasi may exclamation point? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang matagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ito, gusto ko lang i-emphasize ito, di ba? Na meron ka bang pinagtatagumpayan ngayon, di ba? Meron ka ba mga problema at pagsubok na pinagdadaanan? Lagi mo tatandaan na dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, you are more than a conqueror. Diba? Kaya panghawakan natin yun, dahil mahal ako ng Panginoong Diyos, I am more than a conqueror. At lahat ng mga pagsubok, mga problema ko sa buhay, ay mapagtatagumpayan ko dahil nasa akin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sinabi sa verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa akin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sinabi rin dito, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalakay hindi makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong Diyos. Diba? Para sinabi doon, nor height nor depth can ever separate us from the love of God. Diba? Lagi natin tatandaan, walang sino man yung makakapagpahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Walang sino man yung makakakuha sa atin mula sa kamay na nagmamahal sa atin sa everlasting arms ng Panginoong Diyos. Diba? Kaya lagi natin tatandaan na manatili tayo doon sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Diba? Lagi natin tatandaan, nothing can separate us from the love of God. Pero nung ulit ko, may mga pagkakataon yung ibang tao, pinipili na lang nila na lumayo at umalis. Kaya sana, di ba, by faith, in the name of Jesus, na tayo mga tao, tayo mga lingkod ng Panginoong Jesus, panatiliin natin yung mga sarili natin na nandun sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay natin. At sinabi din sa awit ni Solomon 8, verse 6-7, yan, basahin natin, sinabi dito, iukit mo ang pangalan ko sa puso mo para patunayan ako lamang ang mahal mo. At ako lamang ang yayakapin ng mga bisig mo. Makapangyarihan ang pag-ibig gaya ng kamatayan, maging ang pagnanasa ay hindi mapipigilan. Ang pag-ibig ay parang lumiliyab at namalagablab na apoy. Kahit laksa-laksang tubig, hindi ito mapipigilan. Sino mang magtangkang bilhin ito kahit ng lahat ng kanyang yaman ay baka malagay lamang sa kahiyan. Lagi natin tatandaan ito, ito yung imagery or portrayal na pag-ibig ng Panginoong Diyos. Na ganito yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa na hindi natin kayang pigilan
yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa mga buhay natin. Diba? Kaya lagi natin tatandaan, mag-abay tayo sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Mahal ka at mahalaga ka ng Panginoong Diyos. Diba? Sa sobrang halaga nga natin sa Kanya, diba? Ipinadala niya mismo yung sarili niya. Ipinadala niya mismo yung anak niya. Diba? At kung naibigay ng Panginoong Diyos, diba, si Jesus, yung anak niya, diba? Ano pa yung hindi kaya ibigay sa atin ng Panginoong Jesus? Diba? Ano pa yung hindi kaya ibigay sa atin ng Panginoong Diyos? Kung yung mismong anak nga niya ay nabigay niya na. Diba? Praise God. Diba? Ganun katindi yung pag-ibig, pagmamahal ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. And yet, diba? Kahit ganun, yung ka-great yung pag-ibig, pagmamahal ng Panginoong Diyos sa mga buhay natin, may mga pagkakataon na nare-reject pa rin natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Diba? Parang mas gusto ko yung pagmamahal ng ibang tao. Parang gusto ko yung mas gusto ko yung pagmamahal niya kaysa sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Pero lagi natin tatandaan na yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, yun lang yung makakapagpabuo, makakapagpabuo sa buhay ng bawat isa. Diba? Sa deep inside natin, diba? Sa mga puso natin, parang we are longing. We are longing to be loved. We are longing to be known. Parang naglo-long tayo na makilala naman sana ako ng mga tao. Pero yung longing na yon, yung thirst na yon, yung kauhawa na yon, ba, ang mismong sinisigaw talaga ng kauhawa na yon ay yung pag-ibig ni Jesus, ba? Na gusto ng mga ng puso natin dahil ginawa tayo ng Panginoong Diyos, ba? Ayon sa imahe niya, ba? We are longing for His love. Kaya kung may maramdaman man kayo sa puso niyo na parang may kulang, ba? Hindi siya yung kulang. O hindi kung sino man yung kulang, kundi yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kaya by faith in the name of Jesus, di ba, na mas maranasan pa natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. And itong susunod na hymn naman na papakinggan natin, ito yung ano yung title nito, The Love of God is Greater Far. And sinulat nga ito ni Frederick Martin Lehmann. Yan. At ano, yan. By faith, itong ano, kantang to, video na to, ay makapag-minister sa buhay ng bawat isa. Thank you.
So yun nga, di ba, yung patungkol sa ano, sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Di ba sinabi natin, the love of God is greater far than tower pen than ever tell. Goes beyond the high star and reaches to the lowest heaven. Begin to bear, bow down the care that gave his son to be. His erring child is irreconciled and pardoned from sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure the saints and angels' song. But we with ink, the ocean field. Kung halimbawa daw, na yung ocean daw, o yung karagatan daw, ay parang isang tinta. Diba? At yung mga puno, at yung skies, yung buong kalawakan, yung papel. Diba? At yung mga puno daw, ay yung panulat. At yung bawat isa daw sa atin, ay yung scribe, o yung, ano, yung writer. Diba? Para sinabi doon, to write the love of God above, kung isusulat daw natin, diba? Yung pag-ibig ng Diyos sa buong kalawakan, ba? For sure, matutuyo daw yung karagatan natin. At hindi makocontain ng buong kalawakan yung mga may susulat natin. Dahil ganon yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Ba? Ang amazing lang yung, ano, yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin na ganon, katindi yung pag-ibig niya. Kaya by faith, diba, na huwag natin sayangin yung grace ng Panginoong Diyos, yung love niya sa buhay ng bawat isa. Huwag natin i-reject yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Diba? Kasi alam niyo naman, diba, kung gano'ng masakit na ma-reject. For sure, may mga pagkakataon sa buhay niyo na-reject na kayo. At nasasaktan din yung Panginoong Diyos kapag nare-reject natin siya. Kaya mayroon kang dalawang choice. Diba? Tanggapin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa puso mo, o i-reject yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ba? And yun, yung ano mo, yun yung choice mo. And para sa huli naman, ito na yung last, and makakaya na kayo, this is one last one. Yung the communion of the Holy Spirit. And ito naman yung pakikipagkaibigan ng Diyos. Makanina, pinag-usapan natin yung biyaya ng Panginoon Diyos, naniligtas na tayo mula sa impyerno, mula sa mga kasalanan natin, ba, na may binigyan niya tayo ng karapatan para maging anak ng Diyos kapag ikaw yung tao na tumanggap ng Jesus. Ba? Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung communion of the Holy Spirit, yung pakikipag-ibigan ng Diyos sa buhay na bawat isa. So, tinanong dito, ano ba daw yung communion? Sinabi doon, a having in common, koinos, partnership, and fellowship. Ano daw yung ibig sabihin daw ng communion? Partnership and fellowship. Having in common, the share which one has in anything, a participation, fellowship, recognition and joy. Diba? Lagi natin ito, parang ito yung pinakalaging paksaan dito. Recognize and enjoy. Ibig sabihin daw, ba? Yung friendship ni Holy Spirit, ba? Na-enjoy, enjoyable, yung friendship ni Holy Spirit. And thus it is used to the common experience and interest of Christian men. So, sinabi nga dito ni Benny Hinn, isang quotation niya, the Holy Spirit is Jesus unlimited. Si Holy Spirit daw siya ay si Jesus, pero unlimited. And sinabi dito, na you can have the same relationship with the Holy Spirit that Apostle had with Jesus. Sino dito yung ano, para nag-aspire kayo na ano kaya yung ano yung experience na maging kaibigan si Jesus sa mga panahon na nandito pa si Jesus sa mundo to. Di ba parang may aspiration tayo na paano kaya, no? Kaya ano, isa ba ako din sa 72 ni Jesus na the disciple niya, isa ba ako din sa malalapit sa kanya. Pero lagi nga natin tatandaan na kung paano natin tinatrato si Holy Spirit ngayon, gano'n natin tinatrato si Jesus. And it is not a communion with the Holy Spirit, but a communion of the Holy Spirit. This is communion belongs to everyone, not just spiritual elite. At yung communion na to, yung pakikipagkaibigan ng banal na spirito, ay hindi lang ito para sa mga spiritual elite. O parang sinabi spiritual elite, yung mga, yung pakikipagkaibigan lang, yung pakikipagkaibigan ba ng Diyos, open lang ba siya sa mga naka 10 years na? O, kapag 10 years ka na, tsaka lang kita kakaibiganin, ganun ba yun? Hindi. Ba, once na tinanggap mo si Jesus, ba, at naging willing ka talaga na makipagkaibigan kay Holy Spirit, pwede.
Ba? At kung kayo yung tatanungin ko dito, kung magiging honest lang tayo sa mga sarili natin, taas nila na yung kamay nyo, sino dito yung may yung tao na meron talagang tinaturing na kaibigan o best friend, malapit na tao sa inyo? Meron ba kayong tinaturing na parang best friend? Yan. Si Kian, yung may best friend nyo. Wala kayong tinaturing na parang best friend? Oo. Parang napatawagan, wag na parang pag walang best friend. Pero hindi natin kailangan malungkot. Bakit? Kasi si Holy Spirit, willing siya na maging best friend mo. Ba? Si Holy Spirit, willing siya na maging pagkaibigan sa atin. At lagi nating tatandaan na yung panginig pagkaibigan ni Holy Spirit, diba? Biruin mo na habang nag-hover pa lang si Holy Spirit dun sa Genesis, bago pa lang mag-Genesis, diba? Si Holy Spirit, nag-hover siya dun sa mundo. Ba? Hindi pa tayo nabubuo, kinikreate. Pero dinedesire na ni Holy Spirit na makapagkaibigan kay Brent. Ba? Hindi pa, biruin mo ha, hindi pa nabubuo yung buong mundo, ba? Pero dinedesire na ni Holy Spirit na makapagkaibigan kay Jenny, ba? Kay Zach, sa buhay ng bawat isa. Ganon katindi yung desire ni Holy Spirit na maging kaibigan tayo. Ba? Nasa sa atin na lang yung choice, ba? Tatanggapin ba natin yung pagkaibigan ni Holy Spirit o i-re-reject natin siya? Diba kaya nga may mga pagkakataon na parang tayo mga tao, parang naghahanap tayo ng pagmamahal, naghahanap tayo ng friendship, pero kapag in-offer na ng Panginoon Diyos yung pag-ibig niya, nilalayuan natin. Kapag in-offer na ni Holy Spirit yung Panginoon pagkaibigan na tinatanggihan natin, diba? Lagi natin tatandaan na so much more yung in-offer ng Panginoong Diyos kaysa dun sa in-offer ng mundo. Ba? At sinabi, kaya ngayon, mayroon lang tayong tatlong pointers dito. Yan. Ano, frozen talaga yan. Frozen, fan, or friend. Pakipagkaibigan ng Diyos. Ano kaya tayo dyan sa tatlo? Ikaw ba yung uri ng frozen? Ikaw ba yung fan lang ng Holy Spirit? O ikaw ba yung kaibigan ng Holy Spirit? So, sabi dito, being frozen to the Holy Spirit is being indifferent to Him. It's someone who is familiar with the Holy Spirit. Sila daw yung mga tao na parang narinig na si Holy Spirit, but it is not fascinated with Him. Parang narinig na nila, pero okay, parang ganun lang. Parang ganun yung frozen kay Holy Spirit. And it's someone who is passive toward the Holy Spirit and lacks passion for the Holy Spirit. Parang sila yung may knowledge. May knowledge naman sila patungkol kay Holy Spirit, pero they do not seek to experience the Holy Spirit. Ito daw yung mga frozen. At next, sinabi rin dito na someone who is familiar with the Holy Spirit have all the answer and has no question or curiosity. Sila daw yung mga tao na kapag tinanong mo kay Holy Spirit, patungkol kay Holy Spirit, masasagot naman nila yung mga ibang tanong mo, pero wala na silang question, wala na silang curiosity, parang hindi na nila gusto pa na mas makilala pa yung banal na spirito. And someone who is happy with explaining everything but has no experience with the Holy Spirit, just like the religious leader when Jesus was born. But, kaya examine natin yung mga sarili natin. Are we frozen toward the Holy Spirit? Tayo ba yung mga tao na kapag tinanong ko si Holy Spirit, tinanong ko siya, parang may idea ko sa kanya, pero kapag tinanong ulit, may experience ka na ba? Wala pa. Lagi natin tatandaan, hindi lang sapat na maging frozen ka patungkol kay Holy Spirit. Bakit? Kasi si Holy Spirit, naglalagablab siyang apoy. Ba? At kapag na-encounter mo yung naglalagablab na apoy, ba? For sure, lahat ng yelo tunaw. Ba? Kaya ganoon yung experience kapag naranasan mo si Holy Spirit na hindi ka talaga pwedeng maging frozen. Kasi si Holy Spirit ay inihalad tulad sa isang apoy. O pwede namang ikaw ay isang fan lang ni Holy Spirit. Being a fan of the Holy Spirit is meeting Him without developing an ongoing relationship with Him. Na-meet mo si Holy Spirit, pero wala kang ongoing na relasyon sa Kanya. Fans of the Holy Spirit are the followers of God's Word. Sila daw yung mga tao na sumusunod naman sa salita ng Diyos. Fans of the Holy Spirit see God's Word as a map to be followed, to encounter the Holy Spirit. Parang yung mga tao daw na fan lang ni Holy Spirit, nakikita yung scripture bilang isang mapa lang na, nasa daya si Holy Spirit. Parang, one time big treasure lang yung turing nila kay Holy Spirit. And fans of the Holy Spirit have an encounter with the Holy Spirit. So yung mga fan naman daw ni Holy Spirit,
sila yung nakaranas na na magkaroon ng encounter kay Holy Spirit. Possibly na nalihan sila, naslay in the Spirit, nakapag-tongues, pero wala silang continual relationship sa banal na Spirito. At sa tingin nyo, ba, sapat na ba na maging fan lang tayo ng Holy Spirit? Diba, parang inaata natin, I want more of you, I want more of you. Pero pagdating na sa bahay na parang, I want more of tulog, I want more of pagkain, hindi na si Holy Spirit yung sinisigaw ng mga puso natin. Ba, dapat hindi lang tayo maging sapat lang sa pagiging fan ni Holy Spirit. Kundi ano yung dapat natin i-aspire? We must aspire to be a friend of the Holy Spirit. Being a friend of the Holy Spirit is cultivating a relationship with the Holy Spirit by walking in obedience to Him. Hindi lang one time, big time, meet up tayo, Holy Spirit. Ba? Hindi ganon. Kundi araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, lumalakad tayo sa kasama si Holy Spirit and in obedience to Him. An encounter with the Holy Spirit may be small because it's never meant to be the only one. May mga pagkakataon, di ba, na para, halimbawa, nagkakaroon na ng revival, parang inisip natin, uy, ba't yung iba, parang nagwawala na sila, parang, ba't ako, parang hindi pa ako nagwawala, parang wala pa yung luha. Diba, parang may mga namang disagtan sa atin eh, pagdating kay Holy Spirit. Pero lagi natin tatandaan na, parang siguro, dahil hindi naman one time, big time lang yung gusto ng Panginoong Diyos, diba? Kahit in a small little way na makatagpo mo siya, basta, lagi-lagi, diba? Mas okay nga yung lagi-lagi, kahit maliliit lang na pakikitagpo sa kanya, basta lagi-lagi. Kaysa naman doon sa once in a blue moon mo na mararanasan sa Holy Spirit, diba? Parang hindi naman maganda yun. At encounter with the Holy Spirit changes you. At kapag ikaw daw yung kaibigan ni Holy Spirit, diba? For sure, meron pagbabago sa inyo. Diba? Lagi natin tatandaan, kapag nag-manifest sa atin yung fruit of the Holy Spirit, hindi lang pag-isa-isa yung manifestation na, baka isa month na to, katubo yung peace, tapos other month, katubo naman yung love, hindi ganun. Kundi isang buong manifestation yun na banal na spirit sa mga buhay natin. Kaya makikita talaga yung pagbabago. Gradual change, diba? Kasi palaki na palaki yung prutas, pero sabay-sabay silang bumubunga. An encounter with the Holy Spirit changes the world. Bakit hindi lang ikaw yung kayang baguhin ng encounter mo kay Holy Spirit. Kundi kaya rin baguhin nun yung buong mundo. Ba? Yung classroom nyo, ba? Yung buong school, buong Montelupa National High School. Ba? Bahay kung isipin, diba sinabi sa Bible na bawang, saan nag-i-start yung mga wildfire. Diba? Saan sila nag-i-start? Sa maliit lamang na apoy. Ba? Pero ngayon, diba, kung halimbawa, isipin natin, tayo, magpapaka-apoy tayo sa banal na Espiritu sa lahat-lahat, diba? Magpapaka-all-out tayo, magiging friend tayo ni Holy Spirit, diba? For sure, diba? Sobrang dami yung mga tao maapektuhan for good. Yung epekto lang. Ang sinabi din dito, obedience is the price of friendship with the Holy Spirit. Na, syempre, kailangan din natin mag-obey sa mga promptings ng Holy Spirit. Kasi, di ba, parang, kung kayo yung tatanungin ko, kahit ako, guilty ako sa mga sa gantong bagay, may mga pagkakataon na, alam mo yun, parang may prompting sa iyo ng Panginoong Diyos na, mag-share ka naman. Parang, nakikipaglaban ka pa din kay Holy Spirit na, Lord, naiyak mo ako, Lord. Parang may ganong part sa iyo. Ibig sabihin, ba, pag ganon, parang kapag hindi natin sinusunod yung promptings ni Holy Spirit, nag-grip si Holy Spirit. Kaya nga, kailangan natin na magkaroon ng obedient heart. Diba? Sabi nga, meron ako napanood na parang okay daw tayo dun sa, pabor daw tayo dun sa thought na si Jesus namatay sa place natin. Diba? Kasi dapat tayo yung may pako doon. Pero pabor tayo dun sa thought na Christ died for us. Pero hindi, may mga Kristiyano daw, baka tayo yun, na pabor sila na si Kristo yung mamatay para sa kanila, pero hindi sila pabor na si Holy Spirit yung mabuhay sa kanila. Diba? Lagi natin tatanda, si Holy Spirit hindi lang siya tenant sa mga puso natin. Diba? Hindi lang siya border na kung kailan niya gusto pumunta, diba? Doon lang siya. Hindi, dapat yung Panginoong Diyos yung maging hari ng mga buhay natin. At dapat, diba, doon makikita yung pagkaibigan natin sa
banal na Espiritu. Kaya nga sinabi sa John 15 verse 14, mga kaibigan ko, kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. And sinabi din dito na fans hear the Holy Spirit. Yung mga fans daw yung Holy Spirit, narinig nila yung si Holy Spirit. Pero friends heed the Holy Spirit. Diba? Yung mga friends ni Holy Spirit, yung mga taong sumusunod sa Kanya. Diba? Sa, nagiging obedient sa Kanya. Kaya ngayon, diba, ano, pakinggan lang din natin, siguro ito yung kanta na masasabayan nila. Kasi ito yung kanta na, ano, what a friend we have with Jesus. Diba, para ito, parang, halimbawa, basahin din natin yung lyrics ng kanta. Diba, what a friend we have with Jesus, all our sins and grief to bear, what a privilege to carry everything to God in prayer. Diba, parang iniimbitahan tayo ng Panginoong Diyos na manalangin ka, lumapit ka dun sa kaibigan mo, dun sa matalik mo, kaibigan. Sinabi, oh, what a peace we often forfeit, oh, what need is pain to bear. May mga pagkakataon sa mga buhay natin na binibear natin yung mga not necessary na sakit. And all because we do not carry everything to God. May mga pagkakataon na naranasan natin yung mga sakit, yung mga pain, mga suffering. Bakit? Kasi hindi agad tayo lumalapit sa Panginoong Diyos para manalangin. Diba? Sinabi doon, have we trials and temptation? May mga pagsubok ako pinagdadaan ng mga temptation. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Bakit? Take it to the Lord in prayer. Baka hindi natin kailangan ma-discourage o mawala ng pag-asa, baka kasi si Lord, kaibigan mo siya. At mahal ka niya. And can we find a friend so people, makakahanap ka ba ng mga faithful friend? Will all our sorrows share? Jesus know our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and have we laid it? Pagod ka na ba? At parang kargado ka na ng bigat? Cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord and pray. Do they, friend, despise forsake thee? Mga kaibigan mo ba, dinespise ka, iniwan ka? Diba, sinabi daw, take it to the Lord and pray.
Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa kaibigan natin. And in His arms, He'll take and shield thee. Paprotektahan ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga bisi. Thou will find solace there. Ba? At for conclusion nga natin, ba? Yung Hebrews 4, verse 16. Kaya't huwag tayo magkatubli lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makaptan natin ang abag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Di ba kanina yung shinare sa inyo yung grace ng Panginoong Diyos, yung biyaya niya. Di ba shinare ko sa inyo yung love ng Panginoong Diyos sa word about isa, yung friendship ng Panginoong Diyos sa mga buhay natin. Di ba? Pero lagi natin natatandaan na ma-access lang natin yung tatlong yun kung matututunan natin na lumapit doon sa trono ng biyaya ng Panginoong Diyos. Ba? Lagi natin tatandaan, ba? Tama yung sinasabi ng mga tao na PM is the key. Ba? Prayer meeting is the key. Ba? PG is the key. Prayer gathering is the key. PC is the key. Ba? Prayer closet is the key. Ba? Yun yung susi. Para ano? Para hindi na natin kailangan pamaramdaman yung mga pain, sufferings, diba, sa mundong to. Diba? Yun yung susi para maranasan natin yung pag-ibig pa ng Panginoong Diyos na mag-abound sa mga buhay natin. Diba? Yun yung susi para mas mapalapit tayo at mga pagkaibigan tayo sa Panginoong Diyos. Kaya lagi natin tatandaan na laging yung grace sa Panginoong Diyos nag-aabang sa atin. Yung love niya nag-aabang sa atin, yung pag-ibig kaibigan niya nag-aabang sa atin. At tanong na lang dito, handa ka bang lumapit para tanggapin yung regalo ng Diyos na ibibigay niya sa buhay ng bawat isa? At kung naramdaman mo man, naranasan mo man na parang malayo ko lang kasi, o parang hindi ko ata kaya, diba? Kaya mo by the grace of God. Diba? Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Diyos, kaya natin. Diba? Na walang mahirap, ba? Kasi kaya ng Panginoong Diyos. Sinabi nga, di ba, we are more than a conqueror through Him who loved us. Lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Panginoong Diyos at ninanais niya na makapagkaibigan tayo sa Kanya. Kaya bawat tayo po ay manalangin. Ang manalangin Diyos na dahil na sa lahat, sa mga oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoong